Magandang araw po muli sa lahat ng ating mga viewers. May bubuksan po tayo ngayon. Ito yung bago ni GD Tech na Model Y28 cold compressed na mini pan. So bubuksan po natin ito, tapos i-explain o ipapaliwanag ko po yung ibang pyesa dito, kasi yung nasa gitna po na yan, yan po yung cooling plate na ginagamit natin na pag cold compress. So kung nainitang ka, pwede mong ilapat sa iyong katawan, kung saan ang part ng katawan gusto mong ilapat, malamig po yan. So explain po natin kung ano yung mga nakalagay sa loob nito at kung ano yung mga function. Tapos yung iba may mga problema sa mga ating switches, katulad na itong ganitong style ng switch, ipapakita din natin kung paano siya nagpa-function, kung paano siya gumagana. Tapos yung sa battery nito, meron daw ito kasing BMS, so papakita natin yan, yung BMS, para sa mas effective na paggamit ng ating battery. So gumagamit na ito ng BMS. So bubuksan po natin, tanggalin po muna natin itong screw dito sa yan, sa gitna na yan. Tapos ito yung bibiyakin natin mamaya yan. Pero ito sa ilalim nito, tatanggalin natin yung anti-slip pad na yan. Tanggalin natin yan kasi sa ilalim yan nandun yan yung tatlong lock na screw. Okay, tanggalin na natin. So yan, tapos bibiyakin na natin yan. Ito kasi naka ito lang, self-locking lang po itong mga panito, mga plastic nito. Pwede po kayong gumamit ng ibang pambukas katulad ng cutter, kung saan kayo komportable. So ito po yung ating pinakang lithium ion battery. So ito daw po yung tinatawag na BMS sa loob niyan. Bubuksan natin para makita natin yung laman. So yun na nga po yung tinatawag natin BMS. Kadalasan nilalagay itong mga BMS nito para sa mas epektibong paggamit ng ating mga battery. Ganun din sa mga solar, makikita niyo yung ganito. So ito ngayon yung pinakang circuit board. Diyan nakakabit yung ating motor, tapos yung ating thermoelectric cooler, yun yung nagpapalimig. So ipapakita natin, tatanggalin muna natin ito sa ibabaw ng circuit board na yan. Sa ilalim nito nandun yung pinakang switch, yan bilog na yan yung pinakang switch na iniikot natin kung gusto natin palakasin ng hangin o pahinain ng hangin. Tapos dyan na rin yung pinakang on off na switch. So yung nasa left side, yun yung tuck switch na tinatawag natin. Ito naman sa kabila, right side, yan naman yung mini rotary switch. So yan yung ginagamit sa pagpapalakas at pagpapahina ng ating hangin. So yan, yung tuck switch na yan. Yan, pag pinindot mo yan, mag-o-on yan, tapos dyan na rin yung off. Pag pinindot mo ulit, mag-off na ulit yan. Yung ganyang klaseng switch, pwede namang i-repair yung ganyan kung sakali nagka-problema na yung switch nyo kung ayaw na siya mag-on on off. Pero kung ayaw mo namang i-repair, kasi mahirap i-repair yung ganyang maliliit, pwede ka naman bumili sa online. Tapos itong rotary switch, nakita nyo yung sa gitna na yun. Pag medyo maluwag na yung ating switch na yung pinakang gitna nun, pag medyo maluwag na, yan yung pinakang, ito yung pinakang iniikot natin. Kasi kalaunan posibleng lumuwag na yung ating rotary switch, yung pinakang loob niyan, yan yung pinakang loob na yan. So kung halimbawa iniikot natin yan, posibleng hindi na umiikot yung pinakang switch natin sa loob, kaya
kung nakalagay sa 100%, 100% hindi na siya mababago. So nakakabili din sa online ng ganun. So tanggalin na natin itong ating mga connectors para mabuksan na natin. So ito na yung cooling plate natin. Yan yung nasa ibabaw na lumalamig. Tanggalin na natin, tapos papakita ko sa inyo. May parang paste dyan na nakalagay sa ibabaw yan. Yan yung tinatawag natin thermal paste o thermal grease. Kailangan lagyan ng ganyan yan para mas epektibo ang pagtanggal ng init dyan sa loob ng ating thermoelectric cooler. O tinatawag nating heat transfer. So ito na po yung tinatawag natin na thermoelectric cooler. Yan yung lumalamig sa ibabaw. Yung kabila niyan mainit yan, kaya may nakadikit yan sa ilalim na heat sink, aluminum heat sink. So tanggalin natin itong thermal paste. So ito po yan. Okay, baklasin na natin yung mga tornilyo para matanggal din natin itong pyesa na sinasabi natin na lumalamig. So ito na po yun. Napakaliit lang pero yan po yung nagpapalamig. Yung kabilang side niyan, yan naman yung mainit na parte, yung sa kabilang side. So ito na po yung aluminum heatsink natin. Siya yung kumukuha ng init galing dun sa ating pyesa. So yan yung magtatapon ng init para mag-function ng normal yung ating pyesa. So sa ilalim niyan, yung heatsink na yan, may panibago pang isang heatsink na aluminum din. Ito yon, ito. Yan. Aluminum heatsink din po yan. So may nakalagay din po dyan na, ano, na thermal paste dyan sa ating heatsink na yan. So ginagamitan po talaga ng thermal paste para kung sakasakaling medyo kawang yung ating pagkakalagay ng mga pyesa, yun ang magpupuno doon para mas epektibo na mailabas yung init o yung lamig doon sa ating thermoelectric cooler. Dahil kung wala po yung thermal paste na yan, kung may konting kawang diyan, hindi niya maitatapon ng mabilis yung init o yung lamig. Hindi niya madaling mailipat. So tanggalin na po natin yung shaft ng lock ng ating shafting. So ito po yung napakaliit, medyo mahirap tanggalin po yan kung hindi kayo sanay. So sanayan lang ako pagkatanggal ng lock niyan. So ito na yung pinakamotor natin. Okay. Testing natin yung pag-iikot. Okay, testing po natin itong unit na hindi nakakabit yung ating mga cover. Papaganahin natin. Yan, ito na yung pinakang switch niya. Yan. Kung may problema na po yung ating rotary switch, kahit iikot nyo po yan, hindi po yan lalakas, hindi hihina, kundi naka-steady lang kung anong position siya. So, pag nabagsak yung unit nyo, posibleng hindi na mabago yung lakas o yung hina ng ating unit. So, ganito lang pagbabalik ng ating lock. Okay, babalik na po natin yung ating mga pyesa papaloob. Yan, pasok na natin dyan yung ating mga wirings. So, yun yung heatsink kanina tinanggal natin yan. Yan yung nag-absorb ng init ng ating thermoelectric cooler. So, ipasok na natin sa loob.
dapat maganda ang pagkakalagay po nito, kasi kung halimbawang nailagay nyo na yan tapos naipit yung wire, posibleng sumabit po dun sa ating pinakang propeller yung wire. Kaya dapat yung wire po naka ayos ng mabuti dito sa kabilang side. So bago nyo po yan, bago nyo po i-fix yan, kailangang i-testing nyo muna yung LSE kung hindi siya sasabit dun sa mga wires na nakakabit dito sa ating circuit board. Okay, balik na natin yung mga connectors. So, yan. Pag ibinalik po natin yung circuit board na kasama yung ating switches, check nyo po kung nakalagay ng ayos yung yung pinakang bilog na iniikot natin na nakakabit sa sa rotary switch. Kasi kung hindi ho nakalagay ng maayos yun doon, pag iniikot nyo po yun, posibleng hindi lumakas o humina yung ating speed ng ating motor. So ito po yung thermal grease o paste na ating nilalagay. So ang paglagay po niyan, hindi siya sobrang dami, hindi siya kokonti. Kailangang sakto lang na malalagyan lahat. Marami pong klase ng paglalagay diyan. Isa na yung ganitong klase ng paglalagay. Ganyan. Yung iba naman, yung paglalagay nila, pinapahid lang talaga nila. Ito naman ganitong klase ng paglalagay. Pag kinabit nyo na yung pyesa na nakadikit yan, katulad niyang heatsink na yan, nilapat nyo yan kung saan ang kakalat sa loob yan. Yan, katulad niya, no? Mahalagang may mahalagang may nakalagay na thermal paste. Kasi yan ang epektibong paraan para matanggal yung init dun sa ating TEC o thermoelectric cooler. So yan pating cooling plate. Yung ating plate na nasa harapan, lalagyan din natin yan para madali niya ma-absorb yung lamig na itatapon ng thermoelectric cooler. Okay, testing na natin. Yan. Isang pindot lang po, one touch na yan doon sa ating tuck switch, gagana na yan. Yan o. Testing natin yung pagtaas, kung tataas yung speed. So yung kabilang side naman yun, yung pinakang natin na cooling switch. So ngayon balik na po natin at malaman natin pag nakakabit na kung gumagana pa rin yung ayos. So ito pong ganitong klaseng mini pan, bagamat hindi talaga sobrang lamig yung yung hangin niya pag ginagamit mo, pag dinikit mo naman sa katawan mo, makakaramdam ka ng lamig. So malaking tulong pa rin kung talagang medyo nainitan ka, idikit mo lang yan talagang malamig sa katawan. So yun lang po. Salamat sa mga nanood at sa hindi pa po nakasubscribe, baka pwede pong makisuyo. Pakisubscribe naman po, like and share ng ating mga videos. Thank you po.